hindi pa siya nagsisink in. Every day binabalik-balikan ko yung IG ko, tinitignan ko yung naka-loop na nga siya sa akin. Para lang makumbinsi ko yung sarili kung totoo na nga, nangyari na nga siya. Parang feeling ko eksena lang siya sa pelikula or eksena siya sa isang teleserye na nililoop lang, dinablang yung pangalan ko. Yung it's part of me is in denial, but of course, a big percentage of my heart is full of joy. Lahat ng mga bumating kasama ko sa industriya, from Ate Sharon to everyone, nakakataba ng puso na magkakaisa tayo sa ganitong klaseng ganitong klaseng festival. I never expected anything kasi syempre kaya ka nga may mga sumasali iba pang pelikula sa mga festivals kasi napakahuhusay din nila para makapasok sila sa mga festivals. Never in my wildest dreams talaga. Kaya siguro hindi pa siya nagsisink in sa akin kasi parang feeling ko imposible talaga siyang mangyari. At mas malapit ang puso mo kasi bilang inal na woman. Yes. And the film shows a lot about Philippines, about sa problema na tinatahak ng Pilipinas ngayon. Hindi naman siya majority na problema ng bansa natin, but it explains about our Muslim brothers. It basically tells the world that it's not because we're different religions, we have to treat each other differently. It's not that parang kay Muslim o Kristiyano or Buddhist or kung ano man. Lahat tayo, pare-parehong ginawa ng Diyos. Pare-pareho lang tayong ng pinagdadaanan. Relihiyon lang nagkaiba. So, we respect each other and we work each other and para maging mas maging maayos ang buhay ng bawat isa. Mars, muna, hindi ka kinakabahan kasi